Magandang araw po sa inyo. Ito po si Dr. Carol Taruk, isa po akong obstetrician gynecologist. Napakaganda po ng topic natin ngayon kasi ito ang kadalasang tinatanong ng karamihan ng mga kababaihan, lalo na yung mga hindi pa nagkakaanak. Ang tatlong kadalasang tanong. Una, mababa po ba ang matres ko? Pangalawa, kung mababa po ang matres ko, mahirapan po ba ako magbuntis? At pangatlo, kung mababa po ang matres ko, kailangan ko po ba magpahilot? Ang mga katanungan na yan ay masasagot natin sa video na to. Bago ang lahat, alamin muna natin ang anatomy ng ating reproductive organ. Ito ang vagina. Nasa dulo ng vagina ang cervix. Ang cervix ay leeg ng matres, no? Ito ang katawan ng matres. Ito ang fallopian tube at ang dalawang ovaryo. Ang haba ng vagina ay between 2.75 to 3.5 inches. At ang size ng matres, ang kanyang taas ay mga 3 to 4 inches at ang lapad ay mga 2.5 inches. Ang shape ng uterus ay parang peras na nakabaliktad. Pwede siyang nakaharap sa harap o anteverted. Pwede ring nakaharap sa likod o retroverted. Ang matres ay maliit lang. At ito ay malalim ang kinalalagyan sa loob ng pelvic cavity. Kaya sa ordinaryong examination ng puson, kadalasan ito ay hindi nakakapa. Pwede itong makapa kung more than 2 months pregnant na ang isang babae o kaya kung siya ay may bukol sa matres. Para hindi bumaba ang matres, ito ay sinusuportahan ng mga ligaments dito sa taas at ng pelvic floor muscles dito sa baba. Makikita niyo po dyan ang ligaments na tumutulong para hindi bumaba ang matres at ang pelvic floor muscles o yung mga muscles sa baba ng matres na tumutulong din para hindi ito bababa. Kung ang mga ligaments na to ay sobrang nahila o na-stretch at ang pelvic floor muscles ay nanghina o nagnipis, ang matres ay pwedeng bumaba sa vagina o sa labas ng vagina at ang tawag dito ay uterine prolapse. Ano po ba mga dahilan para humina ang suporta ng matres at ito ay bumaba? Pwedeng ma-stretch ang mga ligaments dahil sa pagbubuntis. Pwedeng sobrang laki ng baby o kaya maraming beses na nagbuntis ang isang babae. Pwede manghina ang pelvic floor muscles sa sobrang pag-ire habang nanganganak. Pwede manghina ang suporta ng matres kung ang isang babae ay menopause na. Pag wala na kasing estrogen o mababa ang estrogen, nagninipis na yung mga tissues na sumusuporta sa matres. Ang iba pang pwedeng dahilan ay ang palagi ang pagbubuhat na mabibigat, ang matagal na pag-uubo, ang pagtaba or obesity, pagpalaging matigas ang pagdumi at iri ng iri. At mayroon rin mga tao na ang family history nila ay mahina talaga ang kanilang connective tissue. Ano ba ang mga sintomas ng mga babaeng mababa ang matres? Kadalasan may feeling na parang may bumabagsak sa puwerta. Pwedeng may nakakapanglaman na lumalabas sa puwerta. Pwede rin may feeling na pag naglalakad parang may naiipit sa puwerta. Yung iba sumasakit ang puson at pwede rin sumakit ang balakang. Pwede magkaroon ng hindi mapigilang pag-ihi o pwede rin hirap magdumi. Pwede masakit makipagtalik kung may natatamaan. Pwede rin magtugo o pwedeng lumakas ang discharge na lumalabas sa puwerta. Paano ba malalaman kung mababa ang matres nyo o kung kayo ay may uterine prolapse? Pwede makita na ang laman na nakausli sa vagina. Malalaman din pag nag-pelvic examination ang inyong doktor.
sabay ang kapa sa puwerta at sa puson para malaman kung mababa ang matres. Pag nag-vaginal exam ang inyong doktor, pwedeng i-request kayo na umire o umubo para malaman kung bumababa ang matres. Paano ko ba may iwasan ang pagbaba ng matres o ang uterine prolapse? Para tumibay ang muscles sa pelvic floor, gawin po yung Kegels exercise. Ang exercise na ito ay ginagawa ng madalas sa isang araw. I-try niyo pong pigilan ang inyong pag-ihi, pagalawin po ang muscles sa puwerta. Gawin niyo po ito ng maraming beses sa isang araw. Meron po akong vlog tungkol dito. Kung gusto niyo po, panoorin niyo po yung video. Kung kayo po ay constipated, kailangan niyo pong kumain ng maraming gulay. At kailangan niyo pong uminom ng maraming tubig. Kung kayo po ay may chronic cough o umuubo na ng matagal, kailangan alamin po ang kadahilanan nito at ito'y magamot. Iwasang madalas na magbuhat ng mabibigat na mga bagay. Iwasan po ang sobrang pagtabak. Paano po pa ginagamot ang mababang matres? Kadalasan po, hindi naman ito ginagamot kung ito ay mild lang. Para mapigilan ang pagbaba ng matres, pwede maglagay ng pessary, isang device na nilalagay dito malapit sa cervix para mapigilan ang pagbaba o pagbagsak ng matres. Kung menopause na, pwede gumamit ng vaginal estrogen cream para tumibay ang muscles sa puwerta. At pwede rin po itong operahan. Sa mga babae pong gusto po magbuntis, pwedeng patibayin ang ligament na sumusuporta sa matres. Pwede rin i-repair ang vaginal wall. Or pwede rin pong tanggalin na ang matres kung may edad na rin at wala na rin desire na magbuntis. Ngayon pong naintindihan nyo na ang uterine prolapse, sagutin na po natin yung tatlong most commonly asked na questions sa clinic. Una, mababa po ba ang matres ninyo? Kung hindi pa po kayo nagkakaanak at bata pa kayo, malaki ang chance na hindi bababa ang matres ninyo. Ang mababang matres ay hindi dahilan para mahirapan kayong magbuntis. Hindi pwedeng masabing mababa ang matres ninyo pag kinapa ang puso ninyo. Kasi ang matres po ay kadalasang hindi naman nakakapa sa puson. Kung sakali mang may mababang matres o uterine prolapse, hindi ito kayang i-correct ng hilot. Kasi kahit maitaas ang matres, bababa rin po ito dahil mahina ang suporta. Sana po nakapagbigay linaw ang video na to sa inyo. Marami pa po kaming lalabas na magagandang topics. Kung gusto niyo pong ma-update, mag-subscribe lang po kayo sa amin. Maraming salamat po.